Millennial Philippines 2019 is brought to you by Potency, Megasound Smart Pro Video Game, Philippine Airlines, Efficacent Oil, Nescafe Creamy White, Lola Remedios, and Mang Inasal. Magsama-sama ang 40 young queens natin sa grandest destination of all, ang Miss Millennial Grand Finals. Who will best represent her province? Malalaman natin soon. At magkakamit ng matitinding prizes na katulad na lamang ng 500,000 pesos in cash, house and lot from Lissandra, brand new Suzuki Sia's GLX, of all ang Miss Millennial Crown. Parang na-excite yung mga audience natin. Gusto rin nila. Siyempre, na dyan yung dapat at si Miss Millennial Maguindanao. Speaking of Maguindanao, exciting din ang papasyalan natin today dahil yun ay ang Maguindanao. First time nilang sumali dito sa Miss Millennial, sa Barmian. Tawagin na natin siya. Ito na si Miss Millennial Maguindanao 2019 by Lani Bansawa. Unfold the beauty behind the premier center of Bangsamoro as Palamatanu Maguindanao 2019 shows off the wonders of her province. Beilani Bansawa, Miss Millennial Maguindanao 2019. Ang iyong probinsya. Yes, ano ma'am. Ba dapat yung dapat naming malaman tungkol sa probinsya mo? First of all. Sobrang ganda po ng probinsya namin. Hindi po, first time po namin ito and ang Miss Millennial Philippines po is really a great avenue sa aming mga taga Maguindanao para mapakita sa buong Pilipinas, sa buong Maguindanao ay talagang maganda. Baga yung isang side pa ng Maguindanao, kasi madalas naman natin makita sa news yung Maguindanao. Pero Uncle, I'm sure iba ang maipapakita sa atin ni Lani today. Yes, ma'am. It's called the Premier Center of Bangsamoro. Bakit, Lani? Premier Center of Bangsamoro, ma'am, kasi it is part of BARM or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At may ibang provinces po. Maguindanao po ay isa sa province ng Bangsamoro. Ng BARM na may mga maraming agriculture, may livelihood, and isa rin po kami sa yung capital or ang okay lang capital yan. Ng BARM. Capital ng BARM po or yung office po ng BARM is nasa Maguindanao po. Kaya. Yes po, kaya tinawag siyang center. Oo. Paano ba pumunta sa Maguindanao, Lani? Kapag mag-airplane po, pwede po kayong pumunta sa Cotabato Airport or sa Jensan Airport. Mm-hmm. And sa Byland naman po, honestly, hindi ko pa po na-try yung Byland, pero 3 to 4 hours po yung biyahe. Or days. 3 to 4 days. 3 to 4 days po. Naman napakan ng Jensan. Ilang minutes yon. Siguro mga 1 hour and 30 minutes. Tapos gaano pa katagal papunta sa airport po? Sa inyo mismo. Pag galing po Maguindanao papuntang airport, 1 hour and 30 minutes po. Jensan. Or Jensan pareho. Total of 3 hours. Apo. Yun. Okay. Ani, tour muna kami sa alamin ang mga problema.
probinsya namin. Tara na sa Premier Center of Bangsamoro, Maguindanao! Assalamualaikum mga Dabber Cats. Alam niyo ba na mulay ng mosking ito ay pagkakaisa kapayapaan? Huwag sa tawag Are you a fan of natural bodies of water? Tara sa Blue Lagoon! Can you bang ma-fort? Tara na Pilayan Falls. This site is located in Maguindanao. Precious Cabana Ina Resort at samahan niyo akong i-experience ang iba't ibang water activities. Ni Mamalinta Bansawan, your Miss Millennial Maguindanao 2019. Gusto niyo ba ng biyaheng mapapawaw na tara na't libutin ang makabagong Maguindanao! Daw na horseback riding. Oo, oh, pati po yung jet ski, yung banana boat. Halos first time ko po lahat. Sobrang nakaka-enjoy. Sobrang, ang sarap po sa puso. Baka naman, napakaganda nung nakita mo sa sobra amin. Sobra po. Tapos napakaganda nung cornfield at saka nung pink na moss. Oh. Po yan sa highlight ng probinsya namin, yung pink moss. O, ang of course, po siya sa lahat. Kailangan lang po Christians, lahat-lahat pumasok. Ano ba yung proper attire, Lani? Short, bawal po ng sex. Okay. Yun. That is dapat yata very solemn kasi yung environment sa loob. Dapat opo, hindi maingay. Sagrado. Siyempre, yung mga dapat in order situation doon. Maganda nga yung lugar, pero kung meron silang pangamba, baka hindi sila magpunta. Ayun po, wala pong gusto ko pong sabihin sa lahat na wala pong problema sa Maguindanao. Gaya rin po ng ibang probinsya, ang Maguindanao po ay isa rin po mapayapa na lugar. Pwede po kayong maglipot. Wala po kayong dapat ikatakot dahil payapa po sa Maguindanao. At ginagawa naman po ng lahat ng leaders, ng mga kasundaluhan, yung tungkulin nila para mapanatili yung kapatid. Wala pong dapat ikatakot. Okay, very good. At para lalo silang pumunta. Eto na. Ayun. Para tayo sa kakainin. Ano ba ang highlights ng mga pasalubong mo dito, Lani? Sige nga. Ikwento mo sa amin. Siyempre, ang kilala ng lahat, ang pastil. Okay. Alam mo, familiar kayong lahat dito. Kami hindi masyado. Ano ba yung pastil? Ang pastil po is all-in-one siya. May kanin na, may ulam pa. So, origin po ito talaga sa probinsya namin. Ngayon po, sa buong Pilipinas, ginagawa na rin po ng iba't ibang ng mga Christians. May napanood po ako na
may gumawa po ng ang tapos kagikit. Okay. So may gumawa po ng ginawang and po ito, ginawa niyang beef. Oh. So parang and kaya siya dati kasi pero sa inyo nagsimula. Apo. Okay. So parang we got that. Parang dito sa Manila parang siyang binalot version. Parang ganun. Dati kasi, di ba, hindi pa po uso yung mga plato, ganyan. Uh-oh. Kaya yung dahon ng saging po, kaya sila naka-come up ng ganitong idea. Uh-oh. And lahat, hanggang ngayon po. Yun daw, galing sa Maguindanao. So, ano aside pa? From pastil, anong dudol? Ang dudol po, ito po is gawa sa pilit, or giniling na pilit, and coconut. Giniling na ano? Ay, pilit. Po. Ano yun? Malagkit na kanin tayo, po. Tinutulungan tayo natin ng audience. Malagkit na kanin po. Opo. Sa inyo rin lang mahahanap. May flavor ba yan? Coconut po. Coconut flavored. Ano pa? Ano tong bulibid? Ang bulibid po is gawa din po siya sa pilit. Malagkit din. Malagkit na kanin. Malagkit na kanin po. Anong difference nito tsaka yun? Nung dudo? Ito po, may formation siya. parang ano sayaw lang may formation. May 5, 6, 7, 8. Para siyang ano. May forma. May forma okay. Po. Itong kinukum... Ano to? Kumukunsi. Konsumido. Kinukonsume. Kumukunsi po. Ayun, actually, kumukunsi. Ito pa, mahaba po talaga yan siya. Niluluto po ito sa mainit na... Ano ba yung tinapalang ka? Hindi po. Ginagamitan po siya ng flour, ng harina, ganun po. Harina, tapos deep fried. Yes po. Charap. Naku, napakadami natin. Na makakaiba ang pasalubong ni Miss Lalea. Thank you to the audience natin sa pag-tulong. Thank you for all atin. Your help. Thank you. And mga Dapperkads, you can visit Eat Bulaga's Facebook page para sa mga budget tour tips ni Lani para sa inyo sa Maguindanao. Thank you, Lani. Maraming salamat din po sa mga kababayan ni Miss Millennial Maguindanao para sa mga pasalubong, lalo na sa tourism and local government ng Maguindanao. Follow nyo lang si Miss Millennial Maguindanao sa kanyang social media accounts to know more about her province. Lani, may regalo ka mula sa kasama namin naghahatid ng Miss Millennial Philippines katulad ng potency, the beauty of unity. May matatanggap ka ring Mega Sound Smart Pro Video Kit. Or may more than 18,000 songs na naman. Gagaling ka na kumanta niyan, Lani. Meron ka ring Efficacent Oil, araw-arawin mo. Ang Miss Millennial Philippines ay inihatid din ng Nescafe Creamy White. Mas masarap ang buhay kapag walang pait. Manginasamin one laki, noot sa sarap. At Lola Rene. Pinoy. At Lani, imbitahan mo na ang ating mga Dabarkads na bisitahin ang iyong probinsya. Dabarkads? Gusto niyo ba ng biyaheng abot tanaw na siguradong kayo'y mapapawaw? Tara sa Maguindanao! Here you go, a little gift from our baby boy. Kapit-bahay lang, Jen. Maraming salamat, Miss Millennial Maguindanao by Lani Bansa. Thank you, Lani. Bukas mga dapat sa video naman tayo sa kamay. At dito lang yan sa Miss Millennial. Philippines 2019. Sumubo naman tayo sa barangay. One for all for one. Na, Dabarkad! Miss Millennial Philippines 2019 Grand Winner will receive 500,000 pesos. She will move into her house and lot from Lissandra. Anak ka dito. And drive home a brand new Suzuki CS GLX. She will also wear the crown, which stands for the strong, independent young Filipina who has a heart for hometown. Congratulations!